dum 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 dum. I am bored sa imo. Friday, ulan pa rin mga kambot. Dumating na yung delivery ko. Ayan namin. Napabili ako ng buto para sa hydroponic planting. Pwede kong subukan to, mayroong extraction daw. Maglilimang araw nung umulan, wala nang ulan tuwing hapon. Nagdagdag tayo ng train ng malunggay doon ng Lunes. Tingnan natin. Ayan mga kambot. Pinuputol natin to para yung sanga hindi tumaas ng tumaas. At pag nag-harvest ka, nagtatalbos ka ay mababa lang, di ba? Yan yung purpose sa malunggay, hindi mo kailangan pataasin yung katulad ng ganun, ang taas-taas niya. Ganyan lang yan, pag marami yung puno na yan, marami kang makukuha dyan, mababa lang. So, harvest ka lang ng harvest. Pataba lang ng pataba yung pinaka-puno nila. Magbunga na rin to, may talbos na rin to, isang itinanim natin. Bago lang to, ito dati na to. Ito, bago rin lang. Yan. Ito wala pa, ito meron na rin. Hopefully pagbuhay sila. Huwag masyado lang mababad sa tubig. Kasi yung mga kambot ang problema ng ano, malunggay, ayaw nila nung masyado maraming tubig. Parang nalulunod sila. Mga ampalaya ni Rigor. At kinukumutan ni Paring Jojo para hindi daw kainin na insekto at lumaki ng maayos. Titingnan nyo, marami-rami na rin. Dalawang puno lang yan. Kung mas maraming puno sana, edi buong barangay makakain. Yung mga talong, pang tangla, dun laki na. Anong ni Kuya Jojo? Galing pang Puerto Galera yan. Ito yung pipino na nailipat natin. Ito na yung isa, iba yung inano niya nung isang nakaraang Biyernes. Tapos nung Lunes, sumibol na. Bagal ah. Bagal lumaki, limang araw na to. Halos walang araw kasi. Ito, nung Lunes ko itinanim. Yung mga yan, Lunes ko itinanim yan. Sumibol na sila ngayon, 5 days. Yan. At itong mga to, galing to doon sa punlaan. Pero inilipat natin dito para maarawan ng maayos. Bago natin ilipat doon, dapat medyo malaki na siya. Ito, inantay natin magkatalbos yung ibang pechay. Ito, tatalim natin doon sa mga bagong malunggay na inilagay natin. Inantay lang natin lumaki ng konti. Sa Lunes na siguro, para may mag-delay. Dadaan ng Sabado at Linggo, hindi natin sigurado kung ulan o hindi. Yung isang pipino na nilipat namin at yung isa sa dulo. Itong sa dulo medyo nabansot eh, nagalaro yung ugat eh. Kaya ganyan sabi ni Pare Jojo. Pasukin natin dito sa loob mga kambot. Yan, ito yung nagbabaha, binabaha ito. Paalam naman tayo sa Sir Didi yun oh. Na pwede tayong magtanim dito, makikitanim tayo sa lupa inila. Oh, dilaw no. Oh, pwede yan. Yan. Ah, pwede na to, seedlings. Kunin ko na siya. Let's go back. Next time ulit, balitaan ko kayo. Kaning lemon ko, medyo nang lumot ng konti. Makakasurvive yan, kaya niya yan. Maulan naman. Buksan natin ito mga kambot. Tingnan natin kung meron kang instruction dito para pag-anon ng hydroponic. Oh, letter lang. Ayos ah. Then, buto to ng lettuce at saka pechay eh. Ayun, meron niya. Konti lang. And then may bonus sa aking Red Lady Papaya. 20 pieces pero mukhang 20 seeds. Pero mukhang sobra-sobra sa 20 seeds. Maganda to. Red Lady Papaya. Okay, meron nga instruction. 299. Kung alam mo na to, masipag kang mag-search sa ano, mahal. Pero kung gusto mo naman, at least makatulong ka kahit paano, bumili na lang. Bili na lang tayo, di ba? Kaya yung pechay, mura lang itong mga buto na to eh. Pero okay naman yan. Tulong na rin natin sa mga maliliit na negosyante. Yan, no? 400 dito seat, biruin mo. Sipag nila magbilang, ha? Talagang binili lang, no? 400, bilangin ko rin kaya. Ganito pala mga kaambot ang itsura ng buto ng lettuce. Parang mga lisa. Oh, sinlalaki talaga ng lisa na malulusog.
Grabe. Ngayon lang ako nakakita. Itanim natin ito pag ready na tayong mag-hydro.